Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Minumulto ni Tita. Oh, sino yung babaeng yun? Si Ate Delia ba yun? Yung asawa ni Kuya Damian? Eh bakit nasa labas ng bahay nila ng ganitong kaaga? Nakakunot ang noo ni Aljur habang sinisiyasat ang babae na nakatayo sa gilid ng bakuran. Nakatalikod dito na tila ba may tinitingnan pero nang kanyang siyasatin ang paligid ay wala namang ibang taong naroon. Wala ring hayop sa paligid. Malaking puno lang ng abukado ang naroon at mga damong hindi na natatabas. Ate Delia, anong ginagawa mo dyan? Maaga pa! Ano ba tinitingnan mo sa puno ng abukado at wala pa namang bunga yan? Nandito ba sa loob si Kuya Damian? Nang tawagin niya ang babae ay bigla na lang itong tumakbo papunta sa likod bahay. Oh, anong nangyari dun? Bakit tumakbo? Ah, baka may ginagawa dun sa likod. Naibaling na lang niya ang atensyon sa pintuang katapat niya para kumatok. Hindi pa niya nailalapat ang kamay ay bigla na lang nagbukas ang pinto. Nagkagulatan pa silang magkapatid nang magkaharap sa pintuan. Oh, Aljur! Ikaw ba talaga yan? Bakit ka napunta dito? Ang dami mo yatang dalang damit ah. Ang laki ng bag mo ah. Eh kuya, pasensya ka na ah. Pwede ba akong dumito muna sa inyo? Ayos lang ba? Ha? Eh, bakit? May nangyari ba? Ano ka ba? Oo naman no. Halika nga, pumasok ka muna sa loob at mag-usap tayo dito. Binigla mo ako eh. Bakit? Pinalayas ka ba ni tatay? Buti, naabutan mo pa ako. Papasok na sana ako sa trabaho eh. Kakabot-kamot ng ulo si Aljur habang inihila ang dala niyang mga gamit papasok sa loob ng bahay. Panay rin ang pagngiti niya ng pilit dahil sa hiya sa kanyang kapatid. O dito mo muna ilagay yung mga gamit mo sa gilid. Maupo ka muna dito sa sofa at mag-usap muna nga tayo dito. Pumunta ka kasi dito nang hindi man lang nagpapasabi. Sigurado kong nag-away na naman kayo ni tatay ano. Palagi na lang kayong ganyan eh. Bakit? Ano ba nangyari? Eh, ayun nga kuya eh. Alam mo naman si tatay, kilala mo naman ugali nun. Dalawang buwan na kasi akong walang trabaho eh. Nagbawas kasi ng tauhan ng may-ari ng tubuhan na pinapasukan ko. Ngayon, isa ako sa natanggal. Eh alam mo naman sa atin, mahirap maghanap ng trabaho. Lalo na kapag di ka naman nakagraduate. Kaya galit na galit si tatay dahil isa na raw akong pabigat at palamunin sa bahay. Wala na raw akong may tulong. Puno na naman yung tenga ko ng mga sermon niya. Eh wala naman akong ibang mapupuntahan kundi dito lang sa inyo. Sa palagay mo, ayos na kaya kay Ate Delia? Nakakaya sa asawa mo kuya eh. Madadagdag ako sa mga gastusin ninyo. Uy, ano ka ba Aljur? Matutuwa pa ngang ate mo kasi may maiiwan na dito sa bahay. Nung nakaraang araw pa kami naghahanap ng pwedeng magbantay kay Alicia, eh mabuti't dumating ka. Ha? Bakit kuya? Aalis ba si ate? Hindi. Nakapag-apply kasi siya ng trabaho. Alam mo na, kapag may pinag-aaral ka na, hindi na pwedeng iisa lang ang naghahanap buhay. Dapat talaga eh magkatuwang na ang mag-asawa sa pagtatrabaho. Saka, nandito ka na. Habang wala ka pang trabaho, eh bantayan mo muna yung pamangkin mo. Yung dalawa naman kasi maghapon sa school kaya hindi mo na po problemahin. Malalaki na yung dalawa. Mga high school na yata yun eh. Basta malalaki na. At matitigas na rin ang ulo. Si Alicia lang ang babantayan mo kasi hatid suntu pa yun sa school. Grade 1 pa lang kasi. Naku, ayos lang kuya no. Mainap at hindi ako maiinip habang naghahanap ng trabaho. Oo, kaya huwag ka mag-alala. Maraming ma-applyan dito. Ihahanap kita ng papasukan, haya mo. Sa trabaho kasi, hindi pwede ang magkakamag-anak eh. Kaya di kita may papasok doon. Pero hindi magtatagal eh, magkakatrabaho ka rin. Huwag mo nang isipin si tatay no. Kapag pinadalhan mo ng pera yon eh, mawawala rin galit no sa'yo. Ako. Salamat talaga kuya. Ay, teka nga pala. Bakit nagpunta sa likod bahay si Ate Delia? Eh, ang aga-aga pa kaya. Ano? Wala ang ate mo, no? Umalis.
inihatid si Alicia sa school. Ha? Hindi ba siya yung nakita ko sa bakuran nyo kanina pagdating ko? Nakatayo dun sa tapat ng puno ng abukado eh. Nakatanaw lang dun. Nang tawagin ko, biglang tumakbo papunta sa likod. Baka naman kapitbahay yun. Mga loko yung mga tao dito sa amin eh. Laging pumapasok sa bakura namin kasi laging pinupuntirya yung tanim naming malunggay at papaya. Nung una nga nagpapaalam pa, nanghihingi. Aba, nung alam na hindi namin binabawalan hindi na nagpapaalam. Basta na lang kumukuha. Nasanay na. Kumapal na yung mukha. Di man lang napapansin na nagtatampo na yung malunggay at papaya. Hindi naman kasi namin masita kasi ginagawa nila yung kapag hindi namin nakikita eh. Paano kami magagalit? Di naman namin alam kung sino. Kaya ayun, inayaan na lang namin. Bala ko na nga rin putulin yung puno para wala na silang balikan eh. Panay tahol ng aso namin kahit anlanganing oras, nakakaistorbo. Ay nako kuya, ganyan din ang problema sa probinsya. Kaya nauso dun yung dasal-dasal eh. Anong dasal? Ilalagyan ng ritual yung puno para kapag may pumipitas ng bunga ng walang paalam, yari yun. Aba, uso pa rin pala ang kulam sa probinsya . Naku kuya, mas dumami nga sila . Ibig sabihin, dumami ang mga madadamot. Nagtawa na ng magkapatid na mapag-usapan ng mga mangkukulam sa kanilang probinsya. Maya-maya ay ibinalik na uli ni Aljur ang usapan nang maalalang papasok pa sa trabaho ang kapatid. Nako, baka naabala na kita kuya. Baka maliit ka na . Ayos lang naman ako na maghintay kay ate. Ano ka ba? Okay lang na maliit ako . Minsan lang naman to . Mainam nang magkausap kami ng ate mo bago ako umalis. Sige, pasensya na talaga kuya. Ano ka ba? Ayos lang yun . Malaking tulong ang pagpunta mo dito. May makakatuwang kami sa mga bata habang naghihintay ka ng trabaho. Paano pala kapag nagkatrabaho na ako? May kausap na yung ate mo. Yung pamangkin niyang ayaw mag-aral. Puro bulakbol daw, sabi nung ina. Kaya ayun, pinapunta dito para magtino. Ganun ba? Sayang din yung mga batang ayaw mag-aral . Tapos may magpapaaral naman. Ako nga . Gustong-gusto ko mag-aral noon . Pero wala namang pera. Pwede ka pa naman mag-aral. Gusto mo ba? Naku, huwag na kuya. Ang tanda ko na . Nakakaya na. Ay, wala naman sa edad yung pag-aaral . Matapos ang ilang minuto nilang paghihintay, ay dumating na rin si Delia. Nag-usap ang mag-asawa tungkol sa pananatili ni Aljur. Hindi masyadong close si na Aljur at Delia dahil hindi naman nagkasama ng matagal ang dalawa. Kung kaya't medyo naiilang si Aljur sa kanyang hipag. Nang matapos ng mag-usap ang mag-asawa, ay binalikan siya ng mga ito para kausapin. Pagkatapos ay umalis na si Damian para pumasok sa trabaho. Pinagpahinga muna si Aljur ng kanyang hipag matapos nilang kumain. Sinamaan siya nito sa isang bakanting kwarto na walang gumagamit. Dahil sa pagod sa biyahe ay nakatulog siya ng mabilis. Hindi na niya nagawang linisan ang silid dahil sa pagod sa biyahe. Alanganing oras na siyang nagising. Naalimpungatan siya na may marinig na batang nagsasalita na parang may kausap. Ha? Alicia? Kaagad niyang hinagilap ang bata. Hindi siya makaaninag dahil madilim na ang silid. Gabi na ba? Dilim naman dito. Hindi pala nabuksan ang ilaw. Nasaan na ba yung cellphone ko na yun? Panay ang kapa niya sa bulsa ng kanyang suot para hanapin ang dikipad na cellphone. Nang hindi makita ay kinapa naman niya ang sahig. Napapainto siya sa ginagawa dahil sa naririnig na ingay ng batang kasama niya sa silid. Nagtataka siya kung bakit pabulong ang pagsasalita ng bata. Panakanaka itong tumitigil sa pagsasalita at maya-maya ay humahagikik. Alicia, sino yung kalaro mo? May kasama ka bang bata dito sa kwarto? Pagkatanong niya ay biglang tumahimik ang paligid. Kagad niyang pinailaw ang flashlight ng cellphone nang maagilap niya ito. Itinutok niya sa pwesto ng bata ang liwanag. Bigla siyang nagulat sa nakita niya.
may babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang pamangkin. Mahaba ang buhok nito at nakatabing pa sa mukha. Sa pagkagulat ni Alicia sa ginawa niya, bigla itong tumakbo palabas ng silid. Mabilis siyang bumangon para sundan ang bata. Pagkalabas niya ng silid ay nakita niyang naroon na ang kapatid niya, pati ang iba nilang anak. Hinagilap niya ng tingin kung saan tumakbo si Alicia. Nakita niya itong nasa kusina na, nakaupo sa isa sa mga upuan sa tabi ng mahabang lamesa. Oh, buti gising ka na. Pinapuntahan kita kay Alicia sa kwarto para gisingin eh. Napahaba ang tulog mo. Wala ka nang itutulog ngayong gabi. Magiging gwardya ka na namin ngayon yan. Oo nga kuya eh. Hindi ko namalayan na napahaba yung tulog ko. Eh, sino pala yung babaeng nasa kwarto ko kanina? Babae? Anong babae? May kasamang babae si Alicia kanina sa kwarto eh. Nagising ako kasi nagsasalita siya. Parang nag-uusap sila. Eh pagising ko, sobrang dilim. Nung inilawan ko siya, nakita kong may katabi siyang babae. Mahaba yung buhok. Pero nagulat ko yata si Alicia kaya tumakbo siya palabas. Babae? Wala namang ibang babae dito kundi sina Delia at Alicia lang. Saka walang kasama si Alicia nung pinapunta ko sa kwarto para gisingin ka. Baka nananaginip ka pa. Tapos naalimpungatan. Dahil sa pagtataka rin ni Damian sa sinabi ni Aljur, binalingan niya ang anak para tanungin. Alicia, may kasama ka bang babae kanina pagpunta mo sa kwarto ng tito mo? Kagad na umiling ang bata at sinabing wala siyang kasama nang pumasok sa silid. Oh, wala raw oh. Baka nga nananaginip ka lang ng babae. Dapat siguro mag-jowa ka na. Grabe ka naman kuya, jowa ka agad. Wala pa nga ako ipapakain sa kanya eh. Eh, jowa lang naman ang sinabi ko ah. Bakit? Pakakainin mo ka agad? Di ko naman sinabing mag-aasawa ka na. Napakamot na lang sa ulo si Damian nang tawanan siya ng kapatid. Maya-maya ay tinawag na sila ni Delia para kumain. Nasaan na naman ba yun? Nandito lang siya sa kusina, nawala na naman. Napakaligalig talaga yung batang yan, oh. Dahil pa yung kitikiting hindi mapakali, panay takbo sa buong bahay. Alam mo, minsan, di na namin niya makita. Minsan kasi nasa loob ng cabinet, naglalaro mag-isa. Ay, nako, pakitawag mo nga Aljur, ang baka nandun lang sa kwarto namin. Sige po, kuya. Pinuntahan ni Aljur sa kwarto si Alicia. Sa labas pa lang ng pintuan ay dinig na niya ang boses ng bata. May kinakausap na naman ito sa loob ng silid. Napalingon siya sa sala at kusina para tingnan kung sino ang wala para isipin niyang may kausap ang pamangkin niya sa loob. Pero nagtaka na siya nang makitang naroon ang mag-asawa sa kusina at nasa sala naman ang dalawa pa nilang anak. Oh, eh sino kausap ni Alicia dito sa loob? Yung babae na naman ba? Medyo kinakabahan ako ha. Iba napakiramdam ko sa nangyayari. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para mahuli kung sino ang kausap ni Alicia sa loob ng silid. Sinilip muna niya ang pamangkin bago tuluyang pumasok sa loob. Nakita niya itong nakadapa sa kama. Nagsusulat sa papel habang nagsasalita mag-isa. Nawala na ang kaba niya kaya pumasok na siya ng tuluyan. Naisip niyang baka natural lang sa mga ganoong bata ang nagsasalita na mag-isa kapag walang kalaro. Alicia, tara na, kakain na tayo. Bakit ka ba nagsasalita mag-isa dyan? Sinong kausap mo? Napatingin sa kanya ang bata. Seryoso itong nakatitig pero hindi nagsasalita. Oh, bakit di ka magsalita? Kanina lang eh, andal-dal-dal-dal mo. Ngayon naman para kang pipi. Ay, naku, halika na nga. Kain na nga tayo. Huwag ka na magsasalitang mag-isa ha. Kapag kailangan mo ng kausap, ako na lang. Nandito naman si Tito. Kahit mag-usap tayo na maghapon o magdamag, okay lang. Tumayo ang bata at bumaba sa kama. Pagkatapos ay naglakad na papunta sa pintuan.
sinundan na lang niya ito. Bago lumabas ay biglang huminto si Alicia. Lumingon siya sa kama na parang may tinitingnan doon. Gusto ring lingunin ni Aljur ang kama para malaman kung sino ang tinitingnan ng pamangkin. Pero hindi na niya nagawa. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Pakiramdam niya ay may ibang tao sa gilid na yon. Bigla rin bumilis ang tibok ng puso niya. Sa takot ay bahagya niyang naitulak palabas ang pamangkin. Saka siya mabilis na lumabas at kinabig ang pinto. Habol ang hininga niya nang makalabas na sila ng kwarto. Tumakbo na ang bata nang marinig ang pagtawag ni Damian sa kanila. Oh, kayong dalawa, alin na kayo. Kumain na tayo. Habang kumakain sila ay tahimik pa rin si Aljur at nag-iisip. Inisip niya kung sakaling nilingon niya ang tinitingnan ni Alicia, ano kaya ang makikita niya? Napatingin siya sa pamangkin. Tahimik din itong kumakain. Nakatuon lang ang paningin sa pagkain na sa plato nito. Bigla siyang nagulat ng tawagin ni Damian. Aljur, napapano ka ba? Kanina ka pa namin kinakausap ng ate mo, hindi ka kumikibo. Ho? Naku, pasensya na kuya. Ano nga uli yun? May mga ibinili ng ate mo sa'yo kasi aalis daw siya bukas. Bago siya umalis eh, ihahatid niya sa school si Alicia. Samahan mo siya para malaman mo kung saan yung school niya. Para may pakilala ka rin niya sa teacher kasi ikaw nang susundo sa pamangkin mo sa uwian. Ah, sige po kuya. Wala pong problema. Sige, kumain ka na ulit. Namamahay ka siguro. Napapatulala ka eh, oh. O baka nasobra ka na sa tulog. Baka nga po napasobra. Nang ibalik ni Aljur ang paningin kay Alicia, nakita niya ang bata na may nililingon sa kwarto nila at nginingitian pa ito. Hindi napapansin na mag-asawa ang ginagawa ng bata dahil mas nakatuon ang atensyon nila sa dalawa pang anak. Nagkukwento kasi ang mga ito tungkol sa mga nangyari sa klase nila. Sinundan ni Aljur ng tingin ang tinitingnan ni Alicia. Takang-taka siya kung paanong nakabukas ang pinto ng kwarto. Ha? Nakabukas na? Isigurado kong isinara ko yung paglabas ko ha. Sinong nagbukas? Tiningnan niyang mabuti ang loob ng kwarto. Inaninag niya kung anong meron doon. Bakit panay ang ngiti ni Alicia doon? Maya-maya ay nanlaki na ang mata niya nang makakita siya ng mahabang buhok na nasa gilid ng pintuan. Buhok lang ang nakikita niya dahil tila nagtatago ang taong yon. Titig na titig siya hanggang sa bigla na lang sumilip ang babae. Halos mawalan siya ng hininga sa pagkagulat. Kitang-kita niya ang bibig ng babae na nakabuka ng napakalaki. Namimilog din ang mga mata nitong purong puti na ang kulay. Bigla siyang napasigaw sa gulat nang tawagin ulit ni Damian. Oy, Aljur! Nakatulala ka na naman! Ano ba nangyayari sa'yo? Nakuuya. Kasi parang may nakita akong babae dun sa kwarto niyo eh. Anong babae? Bakit magkakaroon ng babae dyan eh nandito tayong lahat? Ako, Aljur, tumigil ka ha. Kinatakot mo yung bata eh oh. Nanahimik si Aljur dahil naisip niyang baka nga matakot ang mga bata kapag sinabi na niya ang kakaiba niyang nararanasan sa bahay ng kanyang kapatid. Yumuko na lang siya at tahimik na kumain. Panakanaka niyang sinusulyapan ng pamangkin. Nakatuon pa rin ang atensyon ng bata sa pagkain pero napapangiti ito. Lalo siyang nagtaka at kinilabutan sa inaasta ng bata. Kinabukasan, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Dahil sa inip niya, maaga siyang nagpunta sa school para doon na lang maghintay ng oras para sunduin ang pamangkin. Naupo siya sa isa sa mga upo ang nasa bakuran ng paaralan. Pumesto siya sa katapat na classroom ng kanyang pamangkin para madali niya itong mapuntahan.
kapag nag-uwi na. Panay ang silip niya sa bintana para tanawin si Alicia. Pangilang tingin na niya sa pamangkinang makita niyang may nakatayong babae sa likod nito. Oh, sino yun? Bakit nagkaroon ng babae dun? Saka, bakit ganun ang itsura niya? Sobrang putla. Hindi naman yan yung teacher niya. Baka mahaba na ang buhok niya ngayon. Hinagilap ni Aljur ang teacher ni Alicia. Nakita niya itong nasa ulahan. Nakaupo sa pwesto nito. Biglang kinabahan si Aljur kaya mabilis niyang ibinalik ang tingin sa babaeng nasa likuran ng kanyang pamangkin. Natigilan siya nang makitang nakatingin na sa kanya ang babae. Kumabog na nang mabilis ang kanyang dibdib. Siya yung babaeng nakita kong nasa kwarto nila kuya. Saka parang siya rin yung babaeng kausap ni Alicia nang magising ako. Siya ba yung palaging kinakausap ni Alicia? Paano siyang nakakalapit sa kanya? Tumayo siya para maglakad papunta sa classroom. Pagtingin niya ulit sa pwesto ng kanyang pamangkin, wala na doon ng babae. Huminto siya sa paglalakad at kinagilap ng tingin kung saan nagpunta ang babae. Nasaan na yun? Bakit ang bilis naman niyang naglakad? Wala na kagad sa paligid? Ano yun? Lumipad? Nang mag-uwian na ang mga bata, agad niyang sinundo ang pamangkin. Sinalubong niya agad ito pagkalabas ng classroom. Lumayo sila sa kumpul ng mga tao para tanungin ang pamangkin. Alicia, may tatanong si Tito sa iyo ha. Gusto ko magsabi ka ng totoo, okay? Tinanguan ng bata ang tanong niyang yun. Pagkatapos ay direkta niya itong tinanong. May kaibigan ka bang babaeng mahaba ang buhok? Nakita ni Aljur ang pamimilog ng mata ni Alicia. Hindi nakasagot ang bata. Titig na titig lang ito sa kanya at kitang-kita niya ang pagkabahala sa mata ng kanyang pamangkin. Okay, ibig sabihin, alam mong may babaeng lumalapit sa'yo. Kaibigan mo ba siya? Saan mo siya nakilala? Bakit palagi mong kasama? Pati sa bahay niyo, nandun siya. Ano bang kailangan niya sa'yo? Alam mo kasi, Alicia, hindi maganda ang kutob ko sa babaeng yon. Palagay ko, may gagawin siyang hindi maganda sa'yo. Ang weird niya. Iwasan mo na siya ha, saka huwag mong patutuloyin sa bahay. Tinanguan lang siya ni Alicia sa mga sinabi niya dahil hindi naman sumagot ang bata sa kanya. Ramdam niyang iwas ang bata sa kanya. Hindi na sanay ang pamangkin niya na may ibang tao sa kanilang bahay. Hindi rin sila close dahil bibihira siyang dumalaw. Nagpasya na siyang hindi nakuliti ng bata sa kakatanong dahil baka lalo itong maglihim. Naisip niyang siya na lang ang kakausap sa babae kapag nakita niya uli ito. Inayan na niya ang pamangkin na umuwi ng bahay. Habang naglalakad, ay malalim pa rin ang pag-iisip ni Aljur tungkol sa babaeng nagtataka siya kung bakit hindi ito nakikita ng guro ni Alicia. Gayong nakatayo naman ang babae at kasing tangkad naman ito ng guro. Mahigit 20 na ang edad ng babae base sa kanyang pagtansya. Hindi kaya multo yun? Kahit sa bahay nila kuya eh, hindi rin nila napapansin. Baka nga multo. Lalong kinilabutan si Aljur nang maisip na multo ang babaeng kinakausap ng bata. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng bata. Natatakot na siya para sa pamangkin. Habang naglalakad sila, nararamdaman niyang lumalamig ang kamay ni Alicia. Alicia, kinakabahan ka ba o natatakot? Bakit ang lamig ng kamay mo? Dahan-dahan niyang tiningnan ang kamay ng pamangkin. Napahinto siya sa paglalakad nang makitang malaki ang kamay na hawak niya. Bigla siyang kinabahan dahil sa pag-iisip na baka ibang bata ang inakay niya pa uwi. Bigla siyang nangatog nang makitang maputla ang kamay ng hinahawakan niya. Hindi na rin bata ang katabi niya.
lalo siyang nangatog nang makita ang babaeng mahaba ang buhok ang kasabay niya sa paglalakad. Ha? Sino ka? Nasaan ang pamangking ko? Hindi sumagot ang babae. Ngumiti lang ito ng malapad. Lalong nagpakilabot kay Aljor ang kakaibang ngiti ng babaeng yon. Kakaripas na sana siya ng takbo nang biglang magsalita ang pamangkin niya. Nasa tabi niya ito at hinawakan ang kanyang kamay. Alicia? Sus ko naman oh. Akala ko nawala ka ni. Sino ba kasi yung babaeng yun na humahawak sa kamay ko? Hinagilap niya ng tingin kung nasaan na ang babae. Pero wala na ito. Hindi na niya makita. Nagulat pa siya sa sinabi ng kanyang pamangkin. Wala raw silang kasamang babae. Kanina pa raw sila magkahawak ng kamay habang naglalakad. Hindi na makapagsalita si Aljor. Hindi na kasi niya maipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya. Wala ba talaga tayong kasamang babae? Kasi may nahawakan akong malamig na kamay eh. Imposibleng sa iyo yun kasi pangdalaga na yung kamay na yun. At saka kitang-kita ko na may babae dito kanina. Ako naman, ba nangyayari sa mata ko? Bakit nakakakita ako ng babae? Hindi nga, sigurado ka ba Alicia? Wala kang ibang nakita? Umiling sa tanong niya ang bata. Dahil gusto niyang makumbinsi ang pamangkin, inulit niya uli ang tanong. Sure ka ba talaga? Hindi multo? Baka may kasabay tayong multo kanina. Nagtaka siya dahil hindi na sumagot ang pamangkin niya. Hinila niya na ito para ipagpatuloy ang paglalakad nila pauwi ng bahay. Multo! Kung ganun, multo nga ang babaeng nakikita ko. May kaibigan ka multo? Umamin ka nga sa akin bata ka. Promise, hindi ako magagalit. Sabihin mo yung totoo, may kaibigan ka bang multo? Nagtayuan na ang mga balahibo sa katawan ni Aljor nang tumango sa tanong niya ang kanyang pamangkin. Magtatanong pa sana siya uli nang magkwento na ang bata. Sinabi nitong matagal na niyang kaibigan ang babaeng multo. Palagi silang naglalaro. Mabait daw ang multo. Hindi naman daw siya sinasaktan. Sinabihan pa siya ng pamangkin na huwag nang sabihin sa magulang niya ang tungkol sa best friend niya dahil baka paghiwalayin sila. Dahil sa sinabi ng bata, kinausap niya ito ng masinsinan. Kahit alam niyang hindi siya sigurado kung maiintindihan ng bata ang kanyang sasabihin. Alicia, ano kasi, makinig ka kay Tito ah. Pagagalitan ka talaga ni mama at papa mo kapag nalaman nilang may kinakaibigan kang multo. Kahit ako magagalit din. Alam mo ba ang multo? Hindi sila tao. Matagal na silang patay. Hindi na sila dapat nandito sa mundo. Hindi mo sila dapat nakikita. Kailangang maisara ang third eye mo para hindi mo na siya nakikita. Baka kasi mamaya kunin ka na niya. Paano kapag sinama ka niya? Paano kapag kinuha ka? Paano na sila mama at papa mo? Sila kuya mo? Kaya Alicia, huwag kang sasama sa kanya ha. Iwasan mo siya. Huwag mo na siyang kaibiganin. Huwag mo nang kausapin ang babaeng multo na yon ha. Naintindihan mo ba? Hindi na sumagot ang bata sa kanya. Nalungkot lang ito. Nagpipigil ng iyak. Sumimangot siya. Maya-maya ay tumakbo na lang ito pauwi ng bahay. Alicia! Ay nako, paktay na. Kaagad niyang sinunda ng bata. Pagkarating nila ng bahay, inalo niya ito dahil umiiyak na. Matagal din niyang pinaliwanagan ng bata bago sila nagkasundo na hindi na ito makikipaglaro sa multo. Inakala ni Aljor na titigilan na ng multo si Alicia. Dahil ilang araw na niyang hindi naririnig ang bata na nagsasalita mag-isa. Pero isang gabi, nasa sala siya, nanonood ng TV dahil nagpapaantok, narinig niyang bumukas ang pinto ng kwartong tinutulugan ng mag-anak.
sinulyapan niya ito. Nakita niyang lumabas sa silid si Alicia. Tiningnan niya ang bata kung saan pupunta. Sinundan niya ito ng tingin. Pumunta sa kusina ang bata. Hinayaan na lang niya dahil iniisip niya na baka nagising para uminom. Ibinalik niya uli ang tingin sa pinapanood. Mga ilang minuto na ang nakalipas, napansin niyang hindi pa bumabalik ng silid ang bata. Muli niya itong tiningnan sa kusina. Uy, nasaan na yun? Bakit nawala na sa kusina? Kagad na tumayo si Aljur para hanapin ang bata. Alicia! Alicia! Nasaan ka? Nakita niya si Alicia sa loob ng banyo. Nakabukas ang pinto kaya mabilis na nahatak ang kanyang atensyon. Dali-dali niyang pinuntahan ang bata dahil nakita niyang nakasubsob ang ulo nito sa timba. Nakabukas din ang gripo na parabang pinupuno ng tubig ang timba. Nataranta siya nang makita na ganoon ang posisyon ng bata. Dali-dali niya itong kinuha at kinarga. Gulat na gulat si Alicia sa nangyari. Doon niya nalaman na natutulog ang bata nang kunin niya. Bigla lang itong nagising dahil kinarga niya. Tulog ka? Di ba gising ka kanina? Naglakad ka pa nga eh. Akala ko iinom ka lang ng tubig. Teka nga. Dinala niya sa kusina ang bata at pinaupo sa upuan. Kumuha siya ng tubig at pinainom ang pamangkin. Anong ginagawa mo sa banyo? Bakit ka nakasubsob sa timba? Buti na lang walang tubig yun. Ikaw din ba nagbukas ng gripo? Takang-taka ang bata sa mga sinasabi niya. Sinagot siya nito na natutulog daw siya at nagulat na lang nang bigla siyang kinarga. Natigilan si Aljur sa sagot ng bata. Naalala na naman niya ang babaeng multo na nakikipagkaibigan sa pamangkin niya. Galit niyang kinausap ang multong yung dahil iniisip niyang naroon lang ito sa paligid. Pwede ba? Kung sino ka mang multo ka, huwag mong gambalain ang pamangkin ko! Lubayan mo siya! Layuan mo siya! Pagkasabi niya noon, bigla na lang nagsara ng malakas ang pinto ng banyo. Natakot na si Alicia at nagsimula ng umiyak. Dahil sa ingay nila, ay nagising na ang mag-asawa. At pinuntahan sila sa kusina. Oh, anong nangyari Aljur? Bakit umiyak si Alicia? Eh kuya, kailangan mapatingnan natin yung bahay ninyo. May multo dito. Minumulto si Alicia. Kanina, lumabas siya, akala ko iinom lang siya ng tubig. Tapos, nakita ko nasa banyo siya. Nakasubsob yung ulo niya sa timba. Baka gusto siyang patayin ng multo. Ano mo pinagsasabi mo, Aljur? Ang tagal na namin dito sa bahay. Tapos ngayon sasabihin mo may multo. Walang nakikitang kung ano mga anak ko. Huwag mo silang takutin, ha? Kung may third eye ka, please lang. Huwag mo nang sabihin ang mga nakikita mo. Hindi, kuya. Maniwala ka sa akin. Hindi ako ang ginagambala ng multo kung hindi si Alicia. Tama na, Aljur. Matulog ka na. Bukas na natin to pag-usapan. Kinuha na ni Delia ang anak at dinala sa kanilang silid. Naiwang nag-iisip si Aljur. Alam niyang hindi maganda ang pakay ng multong yon sa kanyang pamangkin. Pero naiinis siya dahil hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang kapatid. Kung ayaw mong maniwala, kuya, ako na lang ang gagawa ng paraan para mapalis ang multong yon. Baka mauli pa ang lahat. Baka mamaya gusto niyang patayin yung pamangkin ko. Muntik na siyang malunod kanina, oh. Ilang araw nang nag-iisip ng paraan si Aljur kung papaano itataboy ang multo sa bahay. Hindi naman siya makapagpapunta ng mga eksperto sa multo dahil ayaw niyang magalit ang kuya niya. Hindi na rin niya makausap ang kapatid tungkol sa pinoproblema niya dahil ayaw na niyang dumagdag pa sa problema ng mag-asawa. Madalas na niyang naririnig ang pag-aaway ng mag-asawa pagdating sa gastusin. Kulang ang sinasahod ng mga ito at baon pa sila sa utang. Bukod doon, laging inaaway ang kapatid niya ng asawa nito dahil sa selos. Mula na magkatrabaho ang hipag niya, ay nagsimula na rin magselos at magalit ang kapatid niya. Dahil sa ganung sitwasyon, lalong ginagambala ng multo si Alicia. Isang gabi, lumabas siya ng silid para pumunta ng banyo. Gulat na gulat siya dahil nakita niyang binubuksan ni Alicia ang main door. Oh, Alicia, saan ka pupunta? Nagmadali siyang lumapit sa pamangkin. Nabigla siya dahil tulog ang bata. Bayan,
naglalakad na naman siya ng tulog. Dahan-dahan niyang binuhat ang pamangkin para hindi ito magising. Dinala niya ito sa kanyang silid at doon na inihiga sa kama. Naisip niyang bantayan na lang ang pamangkin dahil baka maglakad na naman ito habang natutulog. Nang nakakaidlip na si Aljur, nakarinig na naman siya ng nag-uusap. Dahil sa kantukan niya, hindi na siya dumilat pero pinakinggan niya ang mga nagsasalita. Maya-maya ay napabunot noon siya nang marinig niyang nagtanong ang babae kung gusto bang sumama ng bata sa kanya. Narinig din ni Aljur na sumagot ang kanyang pamangkin. Dahil sa kabiglaan, napabalikwas siya ng bangon at agad na hinagilap ang pamangkin niya. Wala na ito sa higaan. Kumabog na ng mabilis ang dibdib niya dahil sa pag-aalala. Alicia! Alicia! Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya agad na nakabukas ang main door. Dali-dali siyang lumabas at hinagilap ng tingin ang pamangkin. Nakita niya itong naglalakad. Alicia! Saan ka pupunta? Huwag kang sumama sa kanya! Sabi naman sa'yong huwag mo na siyang kakausapin eh! Tinakbo niya ang bata. Panay ang tawag niya dito pero tila hindi siya naririnig. Maya-maya ay unti-unti niyang nakita na may kasabay na ang bata sa paglalakad nito. Yung babae, siya na naman! Hoy! Bitiwan mong pamangkin ko! Lumaya mo siya! Natigilan siya sa pagtakbo nang lingunin siya ng babae. Pinanindigan siya ng balahibo dahil sa matatalim nitong titik. Sa tingin pa lang na yon ng babae ay tila nagbabanta na ito sa kanya. Sino ka ba? Bakit mo ba siya kinukuha? Kahit natatakot ay tinakbo pa rin niya ang pamangkin. Lalo niyang binilisan nang makita ang paparating na sasakyan. Hindi binitiwan ng babae ang bata. Parang gusto nitong pasagasaan ang bata sa rumaragasang truck. Panay ang tawag ni Aldro sa pamangkin. Dahil alam niyang naglalakad na naman ito ng tulog. Nang maabutan niya na ito'y hindi siya nagdalawang isip na hablutin ng pamangkin. Nabuwal sila sa gilid ng kalsada. Maigpit ang pagkakahawak niya sa bata. Halos mapaiyak na siya sa takot. Nang magising ang bata ay kagad itong nagtanong sa kanya kung nasaan na sila. Nandito na tayo sa labas. Halika na, umuwi na tayo. Pagka-uwi nila, nadatnan nilang gising si Damian. Nagtataka ito nang makita silang galing sa labas. Bakit tayo galing sa labas? Anong ginawa niyo doon? Sinundan ko si Alicia, kuya. Naglakad na naman siya ng tulog eh. Isinama na naman siya ng babaeng yun. Bakit kasi ayaw niyong maniwala? Muntik nang mapahamak ang anak niyo, papatayin siya ng multong yun. Ano bang sinasabi mo? Ano bang babait multong sinasabi niya, Alicia? Nagsimula nang umiyak ang bata nang tanungin ng ama. Pero kahit umiiyak ay nagkwento na ito. Sinabi ng bata na palagi siyang nananaginip na kalaro niya si Maya. Inaaya siya nito. Ipapasyal daw siya. Isasama siya palagi. Pero inakala ng bata na panaginip lang ang lahat ng yon. Dahil paggising niya ay hindi na niya nakikita ang babae. Si Maya? Sino yung sinasabi niya, kuya? Kita niya, kapatid na bunso ni Delia. Siya kasi ang nag-alaga sa kanya noong 4 years old pa lang siya. Pero naaksidente si Maya. Nasa gasaan, hit and run. Siya kaya yung multo na nakikita ko? Kumuha ng isang photo album si Damian mula sa mga photo album na nakalagay sa ilalim ng TV rack. Ibinigay niya ito kay Aljo. Ayan, tingnan mo. Mga larawan nila ng tita niya yung nakalagay sa album na yan. Nang tiningnan ni Aljo ang mga larawan, gulat na gulat siya nang makita ang babae. Ito nga! Siya nga ito, kuya! Siya yung nakikita kong kasama ni Alicia. Anong gagawin natin, kuya? Kailangan natin patingin si Alicia. Baka mamaya eh, hindi na natin siya mailigtas. Kanina, muntik na siyang masagasaan ng truck. Bukas, pag-uusapan namin ang ate mo. Sa ngayon eh, matulog ka na. Halika na, Alicia. Pumasok na tayo sa kwarto. Matulog na tayo. Nakahinga na ng maluwag si Aljur dahil sa wakas ay naniwala na rin sa kanya ang kapatid. Mabuti na lang nagsalita na si Alicia. Kung hindi talaga, lalabas na naman akong sinungaling nito eh. Kinabukasan, nagising si Aljur dahil nakarinig siya ng mga taong nag-uusap sa sala. Bigla siyang napabalikwas ng bangon.
Natataranta siyang lumabas ng kwarto. Upungas-pungas niyang tiningnan kung ano ang meron sa bahay. Aba, bakit ang dami ko na namang naririnig na boses? Ano ba yan? Mga multo na naman? Dumami ba sila? Nakita niyang may ilang tao nga sa sala. Nag-uusap-usap sila. Kaharap sila ng kapatid niya at hipag. Dahan-dahan siyang lumapit sa kapatid at kinalabit ito. Kuya, anong meron? Oh, buti gising ka na. Umalis kami ng maaga kanina. Pinuntahan namin si Pastor. Papadasalan namin itong bahay at pati si Alicia ay ipapapray over na namin. Ayun, salamat naman. Mabutit na isipan niyo, kuya. Oo nga eh. Natakot din ako sa sinabi mo. Sumama na si Aljur sa ginawang paglilibot ng pastor at mga kasama nito sa buong bahay. Para dasalan ang lahat ng sulok nito. Pagkatapos ay ipinagdasal din nila si Alicia. Kinausap pa ng pastor ang multong namamahay sa bahay nila para kusa na itong umalis at huwag nang manggambala. Ilang minuto rin ang itinagal ng mga bisita sa pagsasagawa ng kanilang pagdarasal. Pagkatapos noon ay nakipagkwentuhan na ang mga ito bago tuluyang umalis. Pagkaalis ng pastor at ng mga kasama nito, nagsagawa naman ng sariling ritual ang biyen ng babae ni Damian. Nakita ni Aljur na nagsasaboy ng asin sa palibot ng bahay ang matandang babae. At pagkatapos ay nagsindi ito ng asenso sa isang sulok ng bahay. Kuya, anong ginagawa niyan? Ah, yan kasi ang paniniwala ng iba. Nagtataboy daw ng multo ang asin at ang insenso. Ah, mainam na rin siguro yan ano? Para kung walang bisa ang isa, may isa pa. Loko-loko! Pinanood na ni Aljur ang ginagawa ng matandang babae. Maya-maya ay kinuhan nito ang photo album na binuklat ang mga larawang naroon. Huminto siya sa solong larawan ni Maya. Maya-maya ay humagulgul na ang babae habang kinakausap ang larawan. Maya, anak, alam kong mahal na mahal mo si Alicia. Pero bata pa siya anak ko. Huwag mo naman siyang sunduin. Aalagaan namin siya ng mabuti. Hindi namin siya pababayaan, kaya huwag ka mag-alala. Lalaking maayos at mabuting bata si Alicia. Huwag mo nang dalawin anak ha, kasi baka lumaking may takot ang pamangkin mo. Bata pa siya, huwag mong sunduin ha. Magpahinga ka na lang dyan, ayos pa kami rito. Habang nagsasalita ang matandang babae ay nakarinig si Aljur ng mga yabag. Nagsimula ito sa silid na tulugan ng mag-anak. Pinakinggan niyang mabuti ang yabag na yon. Palapit ito sa sala. Huminto ito sa tapat ng matanda. Ilang segundo ring nanahimik yon hanggang sa muli na naman niyang narinig ang mga yabag. Palabas na ito ng bahay. Nang makalabas na ng bahay ang yabag na yon, bigla na lang umihip ang malamig na hangin papasok ng bahay. Sabay-sabay silang lahat na napalingon sa labas. Nay, mukhang pinakinggan ni Maya ang pakiusap mo ah. Lalong lumakas ang pag-iyak ng matanda habang nakatingin sa labas ng bahay. Maya-maya ay napatingin naman silang lahat kay Alicia na bigla na lang nagsalita. May kinakausap ito. Nagpapaalam sa hindi naman nila nakikita. Kumakaway pa ang bata at ngiting-ngiti ito. Biglang kinarga ni Delia ang bata at niyakap ng mahigpit. Napaisip naman si Aljur. Nagpapakita sa kanya ang babae pero nang sandaling yon ay hindi na. Tanging ang yabag na lamang nito ang kanyang naririnig. Siguro tanggap na rin niya na hindi niya pwedeng kunin si Alicia. Mabuti na lang at napakiusapan siya. Salamat talaga. Tatlong araw na ang nakalipas. Napanatag na ang loob ni Aljur dahil wala na siyang naririnig at wala na rin nakikitang multo. Hindi na rin niya naririnig na nagsasalitang mag-isa ang pamangkin at hindi na rin ito naglalakad ng tulog. Nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Oh, gulat na gulat ka. Kuya naman kasi, kinabahan ako. Akala ko may kung ano na naman eh. Pasensya na. Ikaw naman, nervyoso ka na. Bawas-bawasan mo nga yung pagkakape, ha?
Yun na lang yata yung ginagawa mong libangan dito sa bahay eh. Eh, wala naman akong ibang pagkakabalaan, kuya. Yung 45 grams, isang linggo ko lang yata yun ngayon eh. Dati, isang buwan ko yun eh. Ay, hayaan mo na. Magkakatrabaho ka na. May nakausap na akong kaibigan. Ipapasok ka na rin niyang pahinante doon sa trabaho niya. Ha? Talaga, kuya? Oo, kaya bukas, sasamahan kita doon para sa interview. Hala, kuya, wala akong alam doon. Paano kapag bumagsak ako? Hindi ka babagsak doon. Personal na mga tanong lang yun. Ni, namemersonal sila, kuya. Oo. Ay, teka, may ba ako? Kumusta na pala dito sa bahay mula nung nagpabindisyon tayo? Ayos na, kuya. Umalis na nga talaga si Maya. Hindi ko na siya nararamdaman at hindi ko na rin siya nakikita. Saka, okay na rin si Alicia. Hindi na siya nagsasalita mag-isa at saka hindi na rin naglalakad ng tulog. Pero may nagbago sa kanya eh. Ha? Eh ano naman? Dumaldal naman siya, kuya. Napakadaldal na bata. Naubusan ako ng isasagot sa mga tanong niya. Mabuti na lang at magkakatrabaho na ako. Eh, kumusta na pala yung mag-aalaga sa kanya, yung pamangkin ni Ate Delia? Kailan ba dating niya? Eh, sabi next week daw. Kinabahan ako sa iyo ah. Akala ko kung ano na naman yung nangyari. Pero, salamat tol ha. Buti talaga nasaksihan mo yung mga pangyayaring yon. Nailigtas mo yung pamangkin mo. Nako, wala yung kuya. Pamangkin ko yun eh. At saka, close na pala kami ngayon ha. Eh buti naman. Napanatag na sila dahil naging maayos na ang lahat. Lalong nagkasundo at nagkalapit sina Alicia at Aljor. Parehong bukas ang third eye nila at paminsan-minsan ay nakakakita sila ng mga multo. Pero hapyaw na lang. Bigla na rin namang nawawala ito. Lalong ginagabayan ni Aljor ang pamangkin dahil tulad niya, espesyal din itong bata. Wakas!